So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge ng iba kundi Judge Jinan. Isang mabilisan na lang guys para makapag-start tayo agad. So semifinals na tayo, parang ang bilis no? Parang kaka-start lang natin or kare-review lang natin ng first round ng tournament. Pero eto na agad tayo, semifinals na agad tayo no? So ang dami nating hindi na-review sa first round ng tourna. Apat lang ba? Oh, I think apat lang yung nasa first round sa halip na walo. Then sa second round tatlo lang, no? So ngayon sa semifinals buo to, no? Apat na MCs na lang ang natitira. Then yan. Battle of the best MCs. Sino ang mag-advance sa finals? Alam naman natin kung sino, pero syempre tignan natin kung ano yung kung paano nangyari yung mga ganong battle, paano nag-advance yung isang MC, no? So ayun, bracket A semifinals, Kaz versus Lord Manuel. Hindi na para sabihan pa ng kung ano-ano si Lord Manuel sa battle na to, pero tangin ang ganda ng naging run niya dito against Apollo, against Vincent, no? Tapos ngayon against Kaz. So, yung journey ni Lord Manuel sa first two rounds ng tournament, mabigat yung naging kalaban niya. Yun lang. Si Kaz naman, para sa akin, kasi si Aizen Lux pa lang naman yung napapanood kong battle niya sa FRBL. So, nakulangan ako sa performance na pinakita niya. Kasi, syempre, wala yung round 2, no? Wala yung round 2 ng tournament. Wala siyang nakalaban sa round 2 ng tournament, tapos biglang semifinals agad na. So medyo nakulangan ako. So sana ma-fill up niya yung kulang na yon dito sa laban niya sa semis against Manuel na sobrang init sa bracket na to. So ayun, sabi ko nga huwag na natin patagalin. Kaz versus Lord Manuel. Umpisa na natin to. Let's go. Toss ko si Kaz. Pinili niya mauna si Lord Manuel, unang banat. Para kay Lord Manuel, let's go! Check! Rinig ako? Yeah! Huwag iyakin! Huwag mo isipin na revenge to. Nabakante lang yung isa. Kaya ka nakapwesto. Binigyan lang kita ng W noon sa pagka-wex mo. Oo, W. Dalawang ikaw para umabot ngayon sa level ko. Kala mo kaya mo pa ako? Gumising sa yung daydream. Parang tito mong OFW na pakalbo na. Mamimiss mo ang semi dahil kakatayin ko tong cast nang maging simula ng kanyang ending, nang maging bangkay at malangaw ka na parang Lip Crumb versus Jay King. Nang bangkay ka na, malangaw ka na, Lip Crumb versus Jay King. Sino ba natutuwa sa stilo niyang pre? Lip Crumb versus Jay King. Inaasahan ako manalo. Mm-hmm. Ikaw ina-expect pa mag-improve. Okay, nagkaroon ng stumble. So kailangan natin makita yun, kailangan natin mapansin yun. Jay King. Sino ba natutuwa sa stilo niyang pre? Lip Crumb versus Jay King. Inaasahan ako manalo. Ikaw ina-expect pa mag-improve. Parang nakapag-lip sa trabaho, sabay na rested. Walang maganda sa'yo na move. Kahit family ka pa para sa'kin. Di ka mahina, kaka-feud. Di mo gugustuhin ang hinaharap mo. Parang tibong may malaki na boob. Malaki na boob. Sino ba natutuwa sa stilo niyang train of thoughts ang blueprint? Okay. Gagawin kayong tanga. Uulitin lang yung dulo parang fillers ng love song ng mga OG. Paano ako bibilib sa puro kami lang sinasabi para masunurin na SG kung nagtutupaan kayo sa tamo ni Jill at bago idura sa'yo minumumog pa ni Good Kid. Sabi niya kay Aizen, para akong nature vlogger, content ko ay punong-puno. Nature, punong-puno. That's wild. Set up mo, gulong-gulo. Pag pinakinggan ko ang sagot ko, I'm tired, ganun ba yun? Tulongis ka. Word na i-mongoloid pa. Diyan kita butas. Payo ko sa'yo, mag-train ka. Kumapit ka uli sa paandar ni Tomas. Kopya dati to kay Mot. Halatang sanay sa 69 okay. Na tupaan si Tarantado. Sabi niya sa akin dati, manok, di ka man. Okay. Kaya tong man, KO! Kaso di na daw uso, kaya bihira niya na magamit. Oo nga pala, tamod ka pala ni GL, kaya sumasabay ka nilang sa karit. Wala kayo. Kapunta kay GL, kuha stilo ang kumag na to. Sa pagkuha, di nagpapigil kaya itong mga GL. Good luck sa'yo. Pag-awat dito na inisip, total close-minded ka na, tol. Dahil sa ginagawa mo, ikaw lang din ang may event. Parang asset ka sa bahay mo, magsabu. Ba, di ba? Kaya, sabon. Gaya mo ng banat, Cass!
Okay, sayang. Nang hinayang ako doon kasi ang lakas nung... Pero tsaka parang ang ikli. Parang ikli ng round 1 ni Lord Manuel dito. Pero yun, let's see. No? Let's see, breakdown natin. Siyempre, unang-una performance ni Manuel. Siyempre, yun yung pinaka magmamatter dito. Ang daming stumbles, ang daming slip ups. So, yun, isa yun sa mga napansin ko. Medyo nakapag-speech siya ng line niya na dapat hindi pa yun, no? So, mali, dapa, naging dragging, madumi, ano pa. Basta, hindi naging maayos yung performance ni Manuel, hindi naging malinis yung pag-spit niya ng mga verses niya. So, ayun, isa yun. Sa content, sayang. Kaya nga sabi ko kanina, sayang. Kasi ang ganda ng content, ang ganda ng punto niya, yung style ni Kazbin breakdown niya, kahit bahagya lang na kopya kay Mot, pero laos na, kiki-GL na lang, good luck sa'yo, sumasabay sa current, no? Ang galing. Props doon sa ginawang references ni Manuel against Kaz sa style niya. Pasok yun. Para sa akin, pasok yun. Kaso nga lang, yung choke niya, yung stumble niya, hindi yun enough. Yung returns niya after niya mag-stumble is hindi enough para matakpan yung naging butas dun sa round na yun. So, lalo na ngayon, semifinals, kailangan nating maging stricto sa ganun eh, sa performance. So, sayang. So, isang malinis na performance lang ni Kaz at mga, I think, 2 to 3 haymakers lang makukuha ni Kaz to round 1 na yun. So, let's see. Rayan! Ano ba tong bracketing? Yung kalaban ng papangit? Tanging masasabi ko kay Lord, makakapatay ako ngayon. Ako'y patawarin. Pinaslang ko na to dati. Benga manok pa to noon. Ironic, naging Lord ka na. Pero sa atin, ikaw ang nagbabalik loob. Sumali ng tour na last year. At ang ganda ng lineup, gago. Mga rapper sa mid-year na gusto ng kampyonato. Tanging naramdaman Spain nung tayo'y nagpang-abot. Parang baptismo ng Kas. Tila mananakop. Tila mananakop. Triangulo daw magcha-champion. Kasi ang galing at masisipag. Kaso malabo yun mangyari, parang si Peter Pan nag-rehab. Wala akong pake kahit ilang kayo sa bracketing. Yung triangulo ay babagsak parang bulok na hierarchy. O yung pabaya na pero. Kasi naubos yung angkan. Nagkakape, nagtatae. Sa trono, sitting pretty lang. At sa kupin gamit power. Aba, greedy-greedy yan. Kaso palpak yung pundasyon kasi yung pyramiding scam. Kaya di ko alam kung bakit kayo napasali. Wala akong masabi. Ako di ko kailangan ng pangkat. Sanay ako na mag-ari. Binumang groupings yung battle rap. Pangkat kala mo naman makakaraos. Pes kung ginawa niyo to by group, madali ka matatapos. Pinuno na choker. Tapos sasabihin mo yung triangle Bermuda. Hindi na ako magtataka. Bukod sa punchline, di lumalanting ng maayos. Bigla na lang nawawala. Kaso baka mag-rebat ng patapon. Sabihin may dala siyang parachute. Sa aming sagupaan. Nagdala pa talaga ng parachute. Parachute! Parachute sa basurahan! Oo, may pera sa basura. Pero ba't wala kang marketing, Lods? Kasi patapon yung bawat linya parang javelin toss. Ako'y walang pakialam kahit magalit ka, boss. Kasi laging bastos. Pagkat gusto ko lang naman eh, sumalangit ang Diyos. Kaya kampay, taas kamay, na para bang walang hiya. Pagkat kasama nyo, bartender. Bawat battle, pinapaliyab. Ako'y alcoholic sa battle. Lahat ng shot ay kayang tanggapin. Parang symbiotic na manginginom. Di tinatablan sa gin. Inom, therapy. Tingnan mo, in-explain ko pa yung linya na tungkol lang sa inuman. Wala kasing ambag, kaya dito kapupulutan. Kaya bilang panapos, ako yung aakyat sa next round. Taon ko to ngayon. Habang ikaw, sumali ka na lang ulit. Baka sakaling magkampiyon. Wannabe ko pa... Okay. Okay. So... malinis, sabi ko nga malinis, sabi ko kanina isang malinis na performance lang ni Kaz at I think 2 to 3 haymakers makukuha niya yun, no?
Pero nangyari, para sa akin, hindi nagkaroon ng 2 to 3 haymakers yon. Malinis na performance lang. And mahirap. Mahirap i-ano to. Kasi para sa akin na initial ko lang. Initial review or initial vote ko sa round 1 nila. I think ibibigay ko pa rin yan kay Manuel. No? Kasi yung performance ni Kaz, malinis naman yung performance niya. Props doon. Pero para sa akin, walang lumanding na punches doon. No? Hindi lumand yung mga gusto niyang iparating. Hindi naging effective yung mga returns niya. Ano pa? Marami. Maraming hindi naging effective. No? Yung mga sinabi ni Manuel sa round 1 na gawa ni Kaz dito. So, para sa akin, naging predictable din siya. Yung train of thought. Diba? Yung mga ganon. So, ginawa ni Kaz yun eh. Yung mga train of thought eh. So, hindi ganon ka-impactful sa akin yung round 1 ni Kaz. Yun lang. So, yung Lord Manuel, sabi ko nga, may stumbles. Matindi yung stumble. Ay, hindi naman siya matindi. No? Pero, tournament kasi to, so kailangan nating bigyan ng pansin yun. Nag-stumble, tapos nakabawi, then nakapag-spit siya ng hindi pa dapat na line, inayos niya. Pagkapasok ng second half, doon na pumalo yung mga mabibigat na suntok. So para sa akin, even nag-stumble si Lord Manuel sa start ng round niya, kay Lord Manuel ko pa rin ibibigay yon sa pabigatan ng suntok, guys, no. Strict ako sa ano, alam niyo to, sa kung lagi kayo nanonood ng channel ko, alam niyo yan, sobrang strict ako sa performance, sa chokes, sa stumbles. Pero etong napanood ko na to, yung battle nila sa round 1, yung malinis na performance is not enough na dito. Kasi malinis nga yung performance ni Kaz, pero hindi nagkaroon ng mga effective na lines para sa akin. Compare kay Manuel na nagkaroon ng stumbles, pero right after ng stumbles, yung second half niya, para sa akin yung second half niya na malinis yung performance is enough yun para matabunan yung round 1 ni Kaz. Ganun. So bibigyan ko ng 8-7 to sa score. 8-7 na score, even nagkaroon ng stutters na stumbles si Manuel sa round 1. Sa first attempt niya sa round 1, no, ganyan pa rin yan. Sobrang siksik, lalo na nung bandang dulo, yung mga haymakers, mga punches niya, tuloy-tuloy yun, suntok doon, suntok dito. So para sa akin, Lord Manuel pa rin yun, even nagkaroon ng stutter. Nakabawi siya, no. Ang ganda ng choke niya kasi sa umpisa, so may time talaga siya na mabawi yun, no. Pero syempre, choke is a choke, kailangan pa rin natin i-less yun sa performance. Pero kanya pa rin talaga yung round 1. So, yun. Lord Manuel sa round 8-7. Sumali ka na lang ulit, baka sakaling magkampiyon. Wannabe ko pa na siya, oh! Estilo ko pa, hinangad mo. Huwag ka na magpanggap, Paul. Di porkit nakasalamin ka, nagagaya mo na sa harap mo. O, di ba? Walang tumama. Galing nun. Kapag tangang skills mo, ang dami mo nang miss. Ano yan, Chabit Singson? Tulogis ka kasi! Mahina yung mental condition? Anong pakiramdam na binabaong kita? Kahit meron kang Down Syndrome? Kaya sa special kid, meron akong special trick. Tara, suntukan tayo! Kala mo talaga pabalag? E takot ka nga maharap ako, kaya bigla ka na bachat! Patunay lang nakabado ka at di tayo magkaantas. Dahil ako, nanginginig lang. Kapag lumarat-rat! Di ba galit ka kay Sen Luke? Dahil tinira niya ex mo? Eddie outs! Ayaw mo ng angle tungkol kay Zay. Eddie, wago nun! Alatasan yung inggit! Nakuha niya na ex mo at sa flip-top nakakapag-perform siya. Baba flip-top manoy yung ex, bumabanat siya dun on top. Napag-iwanan ka na nila vitro mag-sequence. Iyong tryout, limut na! Buti pa yung BC, may tira, parang bidya ko lang! Kahit nakapag-champion ka sa ibang liga, sa FRBL, maiinis ka sa kwento. Parang Cynthia Villar, kahit madami ka... Wala, doon pa lang, no? Doon pa lang, tuloy-tuloy na yung... Ang galing! Ang galing ni Manuel, no? And, tumatak sa akin yung sinabi ni, ano, ni
ni Vincent sa battle niya, no. Actually hindi ko nakikita na para siyang si Aklas nung time na napapanood ko siya, pero nung sinabi ni Vincent 'yon, ginawang angulo ni Vincent 'yon, tumatak na sa akin na oo nga, para siyang si Aklas. Yung pagiging may pagka unorthodox din kasi si Manuel eh. 'Di ba? May time na nagra-rhyme siya, minsan hindi, no. So, ang galing ni Manuel lalo na dito sa round 2, tuloy-tuloy yung mga ano niya, mga punches niya. Pumapasok talaga. So, para sa akin, nakukuha na ni Manuel 'to. Hindi pa tapos tong round niya, pero nakukuha na ni Manuel 'to. Ang title, di ka respeto. Bidya ko lang. Kahit nakapag-champion ka sa ibang liga, sa FRBL, maiinis ka sa kwento. Parang Cynthia Villar. Kahit madami kang title, di ka respeto. Ikaw nagbabattle rap. Oy, ikaw nagbabattle rap. Bigat nun. Parang Cynthia Villar, kahit marami kang title, di ka respeto. Astig nun. Ang galing. Sa FRBL, maiinis ka sa kwento. Parang Cynthia Villar. Kahit madami kang title, di ka respeto. Ikaw nagbabattle rap. Hoy, ba't ka nagbabattle rap? Iyakin ka naman. Parang broken hearted na kinantahan ng baliwala. Ang bilis mo magdamdam. Gusto pala mo, tapos level sa Lord. Di ka naging wise. Gusto mo maging Diyos? Mauwi lang yan sa Christ. Kaya kung sasabihin mong, paano ka naging Diyos eh? Wala kang kwento na ama. Di ka makakausad. Parang turing lang sa'yo ng tatay mo dahil wala kang kwenta na, kaya kita kinuupal. Payo ko sa'yo, relax ka. Try mo sumindi. May isa pa akong road. Try mo sumindi. Alagaan mo mental health mo, ha? Para sirain ko ng uli. Time, putang ina na bobo. Walang banat ka. Grabe. Yung ano, yung stage presence ni Manuel, yung character niya, stage presence, character ni Manuel, ayun yung pinaka nag stand out, bawing bawi si Manuel dito. Kung hindi nga lang nag-choke si Manuel, kung sabihin natin hindi nag-choke si Manuel dun sa round 1, ano pa rin eh, overpower pa rin ng round 2 niya yung round 1 niya. Ganon kalakas yung round 2, start to finish, sobrang pulido, sobrang dikit-dikit, lalo na yung tangin, ang ganda nung mga references niya, ang ganda nung mga angulo niya, lalo na yung Cynthia Villar, maraming titulo, di ka respeto, ang galing nun. So ang daming quotables, hindi na para isa-isahin, no? Pero para sa akin, ang lakas ng round 2 ni Manuel, grabe yun. Hindi ko ina-expect na ano, mag-start siya sa malakas na energy, magtatapos siya sa malakas na energy rin. So, ang galing. Nakuha niya yung performance, nakuha niya yung delivery na gusto ko. Yung swag, yung stage presence, yung mga transitions, yung angles, lahat eh. Nag-level up. No? So, ang galing ni Manuel sa round 2. So, pakinggan natin si Kaz. Game. Pinamay na naman yung mga nakaraang relasyon ko. Puta, anong cool doon? Tol, 5 years na yon, ikaw na lang hindi pa nakaka-move on. Puta, enang yan. Tsaka respeto kay Sendok, pare. Sa mga nakamit niya. Tangin na di ako maiingit. Bedroom! Sequence! Magta-try ako to ulit. Hintayin niyo ako. Game. 5 years ago, nagkatagpo na kami dati. Parang bano, pero nag-improve si pare. Mula sa bars, pati aggression, akin lang na masasabi. Makakapag-champion ka lang kung mga FMC yung kasali. Kasi nilabanan si Venus. Puta, ang lakas ng tama. Di ko malaman kung magnanay o nagtatalong mag-asawa. Tas pinatos pati si Luna. Mukhang akin ang nakuha, masagwamong tactic dun. Nag-battle si Lord at Luna para meron daw sun and moon. Fuck this fool! Huwag kang pasikat! Kaya kita mapabagsak parang people power. Pagkat matatanggap na star, meteor shower. Saluhin ng mga tala, tignan sa score sheet. Pinapili ng tadhana, shooting lights, orbit. Ngayong umikot sa kalawakan, saksihan mo to lumanding. Baliwala yung bato mo, pagkat yung nasa akin, nalangkapin okay. Ko yung bato. Parang adik sa chemical acid. Ngayong sinalo mo, bulalakaw, ikaw yung heavenly bodied. Oh, body bug.
kaya kambay sa akin pinakitang tikas. Bawat bilang may pasabog din ang mita kung sumipat. Tila fiesta ang nangyari kasi habang lumilipas. Buong triangulo sinasabit ko na parang banderitas. Kaso naspit okay. Kanina. Triangulo. Ano, tingin mo dito happy-happy? Gago sa dulo ako pa rin magpa-party-party. Nag-GTA verse pa kay Apollo. Kaso ang wak, plain. Abang ako, kinukumpara kay GL pagkatay gat. Game, mukhang nakuha na yung punto sa galaw ko na fast. Paced, kung binigyan ka ng parang GL, you must follow the dam, train. Rain, sasakyan kita sa trip mo habang sila yung witness. Ipapakita ko kay Lord kung sino ba yung realis. Kasi wag na daw bumate. Realis. Dota na lang. Nevermore yung gagamitin para solve na yung case. Kaso kalaban mo, solid yung pace. Kaya kahit anong gawin mo dyan, ikailugi sa race. 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 Kahit mag-burst ka dyan ng million times, mas malakas pa rin si Triple Pride. Ako makakapagsunugan sa umo tapos ikaw sa Bigo Live. Walang sinasabi na foul, pero counted. Umi-score sa mismong fight. Kada taon nagkakampiyon, every year ay season high. Kaya goodbye, di ka na makaka-finals pa boss. Kung tingin mo sa akin tiny, ito sa baysa pagtos. Nabura ka sa katolisismo sa ginawa kong unos. Ngayong naikisa na yung Lord, ito yung sign of the cross. Uy! Okay. Hindi ko alam kung anong problema sa lines ni Kaz, pero may kulang na kukulangan ako. Andun naman yung reference eh, no? Andun yung reference, naiintindihan ko yung mga reference na ginamit niya na sumasang-ayon naman ako, nakikita niyo naman tumatango ako sa lines na mga nagugustuhan ko. Pero may kulang eh. Siguro yung effectiveness ng lines, yung pagiging pagkakaroon ng mabigat na linya, siguro ayun yung kulang or yun yung hinahanap ko na lines or punches kay Kaz. So ayun, maganda naman yung naging performance, maganda naman yung kinalabasan, yung outcome ng round 2, pero still medyo nakukulangan ako eh, no? So yun lang, round 3 ni Manuel tayo, pero 10-8 yun para sa akin. Kung yung round 1 8-7, yung round 2 10-8, so 18 to 15 lamang si Lord Manuel sa rounds 1 and 2, pero hindi pa naman huli ang lahat, kaya pa na pumalo ni Kaz, no? So yun, let's see. Naikisa na yung Lord, ito yung sign of the cross. Uy, di ka dapat pakinggan. Sad boy, alis. Di ka magkiklik porkit ikay na de-depress. Malungkutin na MC tapos iyaking sa FB tulongis ka. Puro rantong autistic na parang Forrest Gump. Hilig mo kumuda sa det, galawan mo pang wak. Kahit magpupopose ka dyan, di mo kaya na ma-stop. Sa pag-expose sa'yo, sa publiko, di mo na ako maaawat. Na ang pangit gumanap ng cast kaya madalas na pa-back up. Namatayan ka ng ama. Damay-damay na to, boss. Wala ka daw kwenta na anak. Kaya lumapit siya sa Diyos! Dahil sa galit, di mo siya pinansin ng ilang taon. Heartless ka. Napayoko na lang ako nung nalaman kong tiningala mo lang siya nung nasa langit na. Nawawala ng papa. Namatayan na lang lahat. Di mo pa rin na-feel ang care at love. Pero mas okay na daw yun kaysa makita yung anak niyang binabadibag. Ano sasabihin mo? Pag namatay papa mo, sa akin maaasar ka. Sabi ng papa ko, pag nakita niya papa mo sa langit, tatadyakan niya! Nandamay ako! To prove a point, ikaw nandadamay para depensahan ka kamo. Magpapa-resibo ng ATM, ilalabas ko lang iyong tinatago. Kasi mapabuhay mo man o itong laban, ikaw ay mamalasin. Dahil ito'y sampal ng katotohanan na di ka papalarin. Harapin mo problema mo! Di mo kaya man na enemy. Papaalala ko pa ba si Lunik Albo na you can F with this G? Mag-focus ka sa needs, magga, sa kanang skills, magala, one more pang week, redundant ka pa, bitch! Ako magkakampyon, batatag na nag-stand out, lahat minalate ko, hanggang sila na pa hands down, ako lang yung nasa tuktok. Kaya you better watch out, dahil alam nyo lang yung Diyos. The only one up, bitch, time ba, di ba, tangin ang tanga. Limbanat ka! Okay, round 3 ni Manuel para sa akin.
parang gitna siya ng round 1 and 2 niya. Round 1 niya nagkaroon ng stumbles kaya binigyan ko ng 8. Round 2 niya sobrang lakas, sobrang linis, punong-puno ng haymakers, ng solido na mga punches kaya binigyan ko 10. Round 3 references, stage presence, ano pa, basta ang pinaka punto ko lang is feeling ko bumaba yung dami or yung bilang na mga haymakers or punches na hindi ko masyadong natrepan yung timpla or yung content niya, yung ratings niya. Siguro dahil nag-expect ako ng katulad na performance sa round 2 kasi perfect yung round 2 para sa akin eh. 6-6, sobrang 6-6 noon, kaya siguro yung round 3 in-expect ko ganun din. Pero ang nangyari, mas bumaba yung bilang ng haymaker ni Lord Manuel ng mga punches sa round 3. Pero malinis naman niya na itawid yun. Andun pa rin yung punto, andun pa rin yung mensahe. So I think gitna to, no. So iskoran ko na to, guys. Malakas pa rin yung ender niya, no. Iskoran ko na to. It's a 9 points para sa akin. So I think it's 27 all 3 rounds. Si Kaz meron siyang 15. No, even mag 10 points si Kaz dito, I think hindi na rin niya naabot. Pero respect sa kanya, pakinggan pa rin natin. Tangin ang yan, dinamay doon. Tatay ko patay na, puta, grabe. Daddy JR, hi. Tangin ang padala naman ng chocolate galing Saudi. Tangin na, imbento ka na naman, puki ng ina mo ka. Game. Kapatid ko to sa resback. Sa aking kapatid. Kasama ko sa kasiyahan, kasama rin na masawi. Ako'y matalik mong kaibigan. Laging masasabihan sa iyong balak na gawin. Kaya ako'y di manlalaglag ng sekreto. Manlalaglag lang sa bracketing. Kaya yung angles at sulat ko, light, para di ma-expose. O yung angles at sulat ko, light. Light yagami na nilagay sa death note. Matutos okay. Patong makamasa na para bang French toast. Pagkatuhog, masusunog ang manok. Get roast! Speaking of tuhog, pinipinger mo yung puwet mo habang naka-west coast. Ganun siya kabakla. Kaya madalas napapachoke. Sumusubo na pala. First round exit last year. Kala ko laging handa. Ironic, binigyan ka ng Chanel kaso body bag ka. Pari, wag na. Kasi ikay imbalido. Chanel, body bag ka. So, Chanel, bag, brand ng bag. Ayos yun. Ganda nung ano dyan doon. Reference niya doon, punchline niya doon. Ganda yun. Nagustuhan ko yan. Sa mga sinabi ko, pagkat you screw the fuck up na parabang mekaniko, aking rhyme scheme parang tubig. Uuwi ka bogsa, madali lang sobra. Pagka-hits parang bomba, habang sayo ay line consuming. Para kang nagkokoka. Kung usapang mga Diyos, Lord, sa akin ko kumapit. Sa turna, ako yung Indian. Kasi yung sulat mala Sanskrit. Kaya ako'y kiaatras sa maitim kung nabalak. Pagkatatamaan, Lord, kala mo nagmapak. Pero para makatakas sa nakaraan niya na that's whack. Naisip niya na pangontra, kumuha ng ibang estilo. Ganon siya kaboplax. Mula sa angas ni Saki, flow ni Santo, basta ang dami nang nakopya. Kaya paano ka naging Lord kung sila ang gumulma ng ginagamit sa persona? Mula Benga Manok, naging self-proclaimed higher being. Kaso wala tong kaba, masyadong tanga. Naging ganyan ka lang naman kasi pinagtatawanan noong bata ka pa. Kaya ngayon nagbabawi. Pagiging loser mo noon, yakapin mo at tanggapin. Naka-duty ka ba, men? Kasi hanggang ngayon may insecurity pa rin. Kinakain ka na ng delusion mo, brother. Pero ako bahala after. Kasi kung pilingero ka na, Lord, ito na ang last suffer. Pansin nyo ba? Mula round 1 hanggang dulo, tinuring kipang kapatid. Di ko nilaglag yung mga personal na issue para sa battle manaig. Pagkat meron tong mensahe, sasampal ko sa'yo, bitch, na kaya ko talunin ka nang hindi nangiging snitch, that's family. Yeah, magingay para sa laban na yun! Yeah. Yeah. Malakas yung, ano, para sa akin, pinakamalakas na round ni Kaz yung round 3. Mahirap kasi pinakamalakas na round ni Kaz yung round 3, then yung Lord Manuel
gitna ng round 1 and 2. Pero ang hirap. Ang hirap, mahirap yung round 3, no? Pwede kong ibigay kay Kaz. Dalawang pinagpipilian ko. Pwede kong ibigay kay Kaz, pwede kong itabla. Pero tignan natin muna, i-breakdown muna natin. Yun nga yung kay Manuel, gitna siya ng round 1 and 2. Kaya binigyan ko ng 9 points kasi medyo para sa akin humina yung ano niya doon, yung energy niya. Yung mga references niya is hindi naging ganoon ka-effective for me. Hindi rin ganoon kabigat at kalakas yung naging reference niya. Si Kaz naman umangat from round 1 to 2. Ito yung pinakamalakas niya. Naging effective din yung mga references niya, yung mga punches niya tumama na, nag-start nang tumama. And sa pull doon si Manuel sa mga reference na ginamit niya. Yun, hindi na ako nag-ano, nag-mention or din ako mag-mention ng mga lines, pero yun. Inabsorb ko, pinakinggan ko, tinimbang ko yun. Kay Kaz talaga yung round 3, no. So siguro actually pwede ko siyang itabla sa 9, pero dahil nga ibibigay ko kay Kaz yung round 3, ibababa ko yung performance ni Manuel sa 8 points, no. It's a 9-8 para sa akin. Para sa akin kasi ano eh, hindi ko kayang ibigay ng 10 points yung Kaz kasi tignan niyo naman yung 10 points na ginawa ni Lord Manuel sa round 2, no. Para sa akin, even ayun yung pinakamalakas na round ni Kaz, yung round 3, is hindi pa rin yun enough para matalo or mapantayan yung round 2 ni Manuel eh. So siguro yung 10 points is yun yung naging basehan ko. And para sa akin, hindi yun, yung round 3 ni Kaz is hindi yun for 10 points. Pang 9 lang talaga yun. So actually pwede ko nga itabla, pero mas nagustuhan ko yung performance ni Kaz. Mas malaman kasi yung mga pinupunto niya. Mas nagustuhan ko yung mga pinupunto niya. And sabi ko nga, yung mga punches niya nag-start ng tumama kay Manuel. And ayun, just to be fair, kailangan kong bigyan ng less 1 point si Manuel sa round 3 kasi mas malakas talaga yung Kaz para sa akin sa round 3. Ayun, 7, 8, 9, 24, tama ba ako? 24. Okay, 24 points para kay Kaz sa all 3 rounds. Si Manuel naman merong 26, dalawang 8, round 1 and 3. Then isang 10 sa round 2. So ayun, 26 to 24, all 3, first 2 rounds Manuel yon, pero round 3 malino yon para sa akin kung paano ko nakita o paano ko napanood yung battle. Malino yon Kaz yung round 3. So ayun. Yo! Lahat may nakapag! Marami. Sure. Sa Hypebeat, sa Parel ni Blaser, sa Man's Best Friend ni Delima, kay Angelo Manaloto Film, sa ang scene sa Tay! Shoutouts! Pero ang boto ng Orato! Advancing sa finals! 4-1! Lord Manuel! Yeah! Putang ina! Idol namin to sa pagawa ng beat. Shoutouts muna kay Judel, kay Jeffrey, kay Hex Magus. Siyempre sa alam mo, kay Cas, kay Aaron, kay Yen, kay Paul. Putang ina nyo, papashoutout kayo, wala namang bayad. Yeah, shoutout nga pala let's sa go! RTU mga kaklase ko. Pati kay Lord, pati kay Charlene. Bawi ako sa motos, mga putang ina nyo. Shout out kay Rafian, no? Ang first champion ng 1 up. Na-review ko 'yon, yung buong 1 up season 1 at saka season 2. So, tas ngayon ongoing tayo sa season 3 ng 1 up. Congrats sa atin. Mas na-tripan ko lang yung ginawa niya, kung paano niya pinerform yung sulat niya. Yes. Magaling si Kaz, pero ayun niya, mas na-tripan ko lang kung paano nag-perform si Lord Man. Good kid. Ang labo niya, ng hirap. Bali, binoto ko si Lord Manuel. Ang naging deciding factor ko na lang yung round 3. Kasi sa yes, dalawang round na nagpalitan sila, tulad na sa round 1, nakita mo naman yung ganda ng panimula ni Lord Don, kaso nagkakon siya ng konting stutter. Pero hindi yung naging hadlang o sapat para totally makuha ni Kaz yung round 1. Tama yun. Tinabla ka muna siya. Okay. Tapos ganoon na rin ang naging takbo ng round 2. Naging maayos na yung round 2 ni Manuel. Lord Manuel. Nakala ko sa kanya na rin. Biglang pumasok doon yung malalakas na reference ni Kaz. Nakala ko
Kala ko kasi parang luwalamang na si Lord bilang nakakapan na naman ako doon dahil magkaiba sa lina ng atake. Talagang nakita mo naman palitan talaga ng punchline kahit na, ito magaling sa simile, metaphor. Ito magaling ito sa mga wordplay sa train of thoughts. Okay. Magkaiba sila halos ng estilo pero naging tinabla ko pa rin ng country. So naging deciding ko lang yung country. Kahit na medyo naging konting starter na naman dun si Lord Manuel, okay. Nakuha niya pa rin yun dahil dun na pumasok yun yung malakas niyang punchline tulad ni Cass. Pero ang naging diferensya, maraming rektang tama dun si Lord tas ang kaming parang comparison bar si Cass dun na baka sa akin naging, alam mo yun, hindi siya naging rekta eh. Dapat sinagad niya rin tulad ni Lord na puro rekta na okay. Sagad na talaga sa, kasi nga final round na yun. So, ay naging deciding ko rin ang 3 nakuha ni Lord tas 2 rounds top class, so Lord Manuel. Yo, that's binoto ko si Lord Manuel. Yung round 1 tinabla ko yon sa stumble ni Lord Manuel and then sa good performance ni Cass. Tama yun. Siguro kung hindi nag-stumble si Lord Manuel, yung kay Lord Manuel yun. Kasi yun sa uniqueness ng scheme. So sa round 2, naging deciding factor din sa akin yung round 1. Kasi in-expose ka, although nag-stumble si Lord Manuel, kumbaga, yung tone ng buong gagawin na performance ni Cass, in-expose niya na kagad. Which is yung GL ginawa din ni Cass. Yun, so, hindi na siya naging effective. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Yung binrake down ni Manuel yung style ni Cass, di ba? Tapos nangyari or ginawa ni Cass sa round 1. So, yun yung sinasabi ko kanina. Pwede niyong balikan. Sinabi ko yun. So, yun. Hindi na siya totally naging effective, hindi na naging impactful para dun sa performance ni Cass. So and then after nung round 2, sobrang linis ng performance ni Lord Manuel nun. And then, sobrang linis ng performance ni Lord Manuel nun. Tapos, yung scheme, yung mga angles na ginamit niya. And then, in-expose niya talaga si Cass. Then round 3, yun, yung parang ginawa ni Lord Manuel. Although yung round 3 ni Cass, solid yun. Hindi lang siya more on direct kasi nga yung sa train of thought scheme and then yung kay Lord Manuel puro rekta na talagang alam mo yun na convincing yung pagkaka-portray niya dun sa character na ginagawa. So, Lord Manuel. Hello. Ako nga pala si Magda Baliw, bata ni Rhea. Ang laban, Lord versus Cass. Lord Manuel versus Cass. Una, si Lord Manuel yung una niyang round energy performance ganda meron siyang onting stumble doon kung mapapansin niyo pero nabawi niya pa rin yun yung kay okay. Cass naman malinis yung performance mas maraming angle wala lang reaction ewan ko kung bakit pero malalakas yun wala lang reaction ng mga tao parang kakayaan pero ba ano pa rin maganda pa rin, saka mas handa si Cass. Sa round 1, binoto ko si Cass. Round 2, pasok agad yung anong mga tira. Nangahawak nga lang, huwag sana natin i-tolerate yung mga ganun. Kasi para sa akin, ganun eh. Parang foul yun yung pisikalan. Pwede rin mawala yung palaban niya. Pag na-distract siya, sayang. Pero yung performance ni Lord, maganda. Yung kay Cass naman, yung rebat niya, pasok. Madaming angles kung bibilangin. Mas marami yung nabarat ni Cass. Mas madaming nasabi. Dapat tabla tong round 2 nila. Pero, bawal yun eh. Para sa akin, kay Cass. Tapos round 3, okay. Si Lord, hindi pa rin bumababa yung performance. Tapos yung binato niya ang personals, effective. Tapos agresibo pa rin hanggang sa huli. Tapos si Cass, maraming linya. Mahaba, pero ayun nga, hindi natin din tinatolerate yung mga overtime. Kaya minainos ko yung overtime niya. Ang round 3, si Lord Manuel. Pero ang binoto ko, 1, 2, pass, 3, Lord Manuel. Ah. Kay Cass ako. Pero hindi biro yung ginawa ni Lord Manuel. So si Manda pala bumoto kay Cass, okay. Saludo, tol. Ako ko Lord Manuel. Gusto mo, okay. Round 1, tinabla ko yun tulad ng sabi ni Tats na kasi nga,
sa good performance ni Cass. Round 2, slight yun para kay Lord Manuel. Kasi, yun, ang dami niyang tabo sa suntok na tumama talaga. Pares naman silang marami sa suntok na tumama, pero mas marami talaga at nasa rake pa si Rake, si Lord Manuel. Tsaka, hindi siya nag-footwork, hindi siya nag-footwork. Ganun din nangyari sa round 3. Slide naman rin kay... Nakangatan talaga ni Lord Manuel si Castro sa round 3. Talo dahil nag-try na to. Kaya yun, Lord Manuel, bali, 2-1 kailangan. So, ayun, no? 4-1, majority ng mga judge is binoto si Manuel. Wala akong naging kaparehas, no? Kasi 1 and 2 para sa akin, Manuel yun. Tapos 3, binigay ko yun kay Gas, pero wala namang problema dun. At least, ba diba, na ang pinakamahalaga dun, yung pinakapunto nila ng mga judges is nasabi ko dito sa breakdown natin. So, or sa review natin. So, ayun! Lord Manuel nasa finals na. At nakaka-excite din, guys, yung semifinal sa bracket B. Naive versus R-Zone. Tangina. Kasi alam nyo guys, singit ko lang, no, sabi ko nga sa inyo, kung hindi nyo pa napapanood yung first round review ko, yung R-Zone versus Kedo, si R-Zone pa lang ang napanood ko that time na sobrang solid na performance. Then move tayo sa second round ng tournament, laban niya, kalaban niya si Razik, andun pa rin yung performance ni R-Zone. So looking forward ako sa performance ni R-Zone kay Naive, kasi hindi rin naging madali yung journey ni Naive, kasi ang lakas din ni Naive. So nakaka-excite, no, yung yung laban sa bracket B sa semifinals. Dikdikan 'yon para sa akin, no. Na-expect ko na dikdikan yung Naive versus R-Zone. Pero ngayon, congrats kay Manuel, siya na yung nag-advance. So looking forward din ako sa ano, sa finals nito. Alam naman natin na kung sino nagtapat sa finals, no. So tangina, nakaka-excite. 2 battles na lang guys. R-Zone, Naive, then yung finals. Nakaka-excite. So ayun, kita-kits tayo doon sa bracket B ng 1 up 3. So magka-rhyme yun, ah. So ayun, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.